Welcome sa E-Lectures. Ngayon, nasa episode 20 na tayo ng video playlist natin sa AC Machines. Ang discussion naman natin is yung alternator efficiency at maximum power output. Tara na! Katulad ng mga naging discussion natin no, sa DC generator noon, at sa transformer, ganun lang rin dun sa efficiency natin, no? Dun sa alternator. So, yung efficiency natin, ganun pa din siya, basic pa din, output over input times 100%. Ang input, pwede natin siya i-express as power output plus losses. Or yung power output naman, pwede natin siya i-express as power input minus losses. So, sa losses natin, same pa din, dalawang kategory, di ba? Mechanical and electrical. So, sa electrical natin, for alternator, meron tayong field winding na kung saan, no, DC ito. So, IF squared RF or let's say BF squared RF or BF times IF. In terms naman sa armature winding, so, NIA squared RA. Kaya, N yan, magdedepende kasi yan dun sa pase ng alternator mo. So, kung single phase, 1. So, kung 3 phase, siya ay 3. Tapos, in terms naman doon sa brush contact drop, let's say dito, masyado siyang maliit kaya negligible na lang siya. Pagkatapos, yung mechanical loss natin, or let's say no, yung rotational loss na lang, accounted siya for stray power loss, so pinagsamang friction and windage loss at core loss. So tandaan, itong core loss na to, ang component niya pa rin is si eddy at hysteresis loss. Pero kadalasan kapag binigay yan sa problem, medyo ano na siya, nakalamsam na. Depende doon sa problem kung ibibigay niya or hindi or whatsoever. So, tandaan, core loss, may iba't ibang pangalan niyan. Other term niya is iron loss or let's say yung no load loss. Tapos yung huli yung stray load loss. So, kung paano may solve yung efficiency, depende yan doon sa problem. Kung sino yung mga nagsisilabasan or sino hindi. So, in terms doon sa electrical circuitry kasi natin, di ba, mas basic ang alternator eh. So, yung wound rotor type, no? So, parang ano lang siya, series circuit. Tapos, tinitake account na lang natin yung nabawas doon sa field winding. Okay? So, bali ganun yung nangyayari sa kanya. Mas mag-a-analyze ka kasi kapag efficiency dun sa DC generator mo, lalo na dun sa mga shunt generator type, di ba? Kasi may pumaralil, tapos may nakasiri sa armature, something like that. So, ayan yung para sa efficiency ng alternator. So, kahit papano, madali lang siya. Nagpapahirap lang dyan, depende kung nanggaling sa DC resistance test ba yung problem, or diretso na lang kagad ibibigay lahat. So, ngayon, punta naman tayo dun sa maximum power output. So, normally, yung power per phase kasi natin is VI cosine theta. So, power per phase yan, no? So, kapag na-derive yan, in case na yung voltage drop sa IARA ay neglected, di ba? Magkakaroon tayo ng power generated dun sa armature is equals to, so, generated EMF per phase multiplied by terminal voltage per phase all over XS or yung synchronous reactance. Tapos, sine power angle. So, ayan siya. So, yan yung power generated sa armature per phase. So, yung power na yan is nagiging maximum kapag yung power angle mo is naka 90. Okay? If yung terminal voltage, yung generated EMF, so sabi natin EG, XS are regarded as constant. So, syempre, yung E, naka-fix siya by excitation. So, kung naka-constant yung mga yan, magiging maximum yung power kapag yung power angle mo is 90 degrees. So, ngayon naman, paano kapag hindi natin nineglect yung RA? So, ganito kasi yung magiging formula ng P maximum kapag neglected yung RA. So, syempre, di ba, sine 90 is 1. So, ito na lang yung formula mo. Pero kung hindi siya naka-maximum, hindi siya 90, ito yung formula mo. Pero kapag i-consider natin yung RA, ito na yung magiging formula natin, ma-modify siya. So terminal voltage per phase all over yung synchronous impedance per phase. So since may RA ka na, di ba, buo na yung impedance mo.
Kasi 'di ba kung wala kang RA, 'di ba, tanggal 'to. Eh di ibig sabihin, yung synchronous impedance mo is equal sa synchronous reactance. Pero kung meron kang RA, edi yung ZS mo, 'di ba, is square root of RA squared plus XS squared. So bali ganun siya. Tapos ngayon, ito na yung formula natin. So yung generated EMF per phase natin minus, okay, so yung BT per phase natin ulit, tapos yung cosine theta. Na kung saan yung cosine theta is RA all over square root of RA squared plus XS squared. So yung maximum power output per phase, pwede siya rin isulat na ganito. Okay, P max, so per phase, BI max, tapos cosine theta. Na kung saan yung theta, cosine theta, is equal sa generated EMF all over square root of generated EMF squared plus yung terminal voltage. Tapos yung IMAX naman natin is equal sa square root of generated EMF per phase squared plus terminal voltage squared all over synchronous reactance. So ayan lang yung saglit na discussion natin about sa maximum power output at saka dun sa efficiency with regards dito sa alternator. So, madali lang yung transition niya, lalo na kung na-try mo na mag-solve ng efficiency, no, sa transformer or sa generator. Sa totoo lang, mas madali kapag transformer kasi ang losses mo lang is copper loss at core loss. In terms naman doon sa DC generator, halos magkamukha sila. So, yung mga iba't ibang losses mo, nagsisilabasan rin dito sa alternator. Ang pinakaiba nga lang nila, di ba? May commutator yung DC generator. Kaya yung pinaka-output mo, nagiging DC. At tapos, di ba, yung brush resistance, kung paano mo na kukondak yung current palabas, di ba, dun sa external circuit, nanggagaling dun sa brush eh. Eh sa alternator kasi natin, ang brush means lang yun para i-energize yung field. Pero yung na-produce na EMF nito dito sa stator, diretso na kagad siya nakukondak dun sa external circuit. Kaya yung brush contact natin, nawala na siya. Or let's say, kung ito man yung i-consider natin, negligible siya. So, gawin natin ngayon, mag-solve na tayo ng problem dito sa efficiency at maximum power output. So, problem number one. Naku, ang daming given. So, determine the efficiency of a 1,500 kVA. Okay? So, yung VL natin is 2,300 volts. Three-phase alternator. So, tandaan, three-phase yan. That operate at rated output. So, yung output natin sa sagad ng 1,500 kVA. Tapos, ito daw ay may power factor na 80%. So, PF 0.8. Tapos ngayon, yung DC armature winding resistance at 70 degrees Celsius between the terminals is 0.08. So, drawing natin yan, no? Napakahalaga kasi nung statement na binitawan. Okay? Between the terminals. So, kung maglalagay ako dito ng ohmmeter, di ba? Ang mababasa dyan is 0.08 ohms. So, ano lumalabas? Dalawa yung tinamaan na resistance. So, lagay muna natin dito yung RDC natin is 0.08 ohms. Tapos, yung field natin ngayon takes 70 amperes at 120 volts. So, yung BF is 120 volts from an exciter equipment. Tapos yung friction and windage loss, so FLW is 15 kilowatt, malaki-laki. Tapos yung iron loss natin or yung P-core natin is equal sa 35 kilowatts, ang laki din. Tapos yung stray load loss natin is 1.5 kilowatt. Okay, so P-stray na lang lagay natin, so 1.5 kilowatt. So ngayon, assuming the effective armature resistance is 1.5 times. So, ito na yung RAC. So, ang RAC daw is 1.5 ng RDC. So, ang hinahanap dito is efficiency. So, lagay natin required. So, percent efficiency. So, solution. So, dito sa problem na to, madali lang siya. Ang magpapahirap lang dito is yung resistance between the terminals or makuha mo yung RAC mo per phase. So, syempre, di ba, kung efficiency yung hinahanap and the percent efficiency,
is equals to power output all over power output plus losses. E di yung power output natin, di ba, parang lotion mo lang yan. Merong SPF. So, apparent power times power factor. So, ganun din yung gagawin natin sa baba. So, 1,500 kVA times 80%. So, ngayon, pagdating sa losses, dandahanin natin yan, di ba, sa losses natin, meron na tayo. So, friction and windage, iron loss, stray loss. Tapos, in terms dun sa field loss, di ba, ang gagawin lang natin dyan is IF times BF. So, 120 times 70. So, 120 volts times 70 amperes. So, i-hold na lang natin yan mamaya, no? Isalpak na lang natin. So, in terms naman dun sa armature power loss, PA loss, since three-phase alternator yan, edi 3 IA squared times RA. So, since ang alternator natin is Y, kahit walang sinabi, okay, lalabas yung IL is equal sa I phase. So, yung IL natin, madali na lang to, S all over square root of 3 VL. Tapos, yung RA per phase natin, yan yung may challenge. So, sabi, di ba, yung effective daw is 1.5 ng DC. Pero tandaan, dalawa yung resistance na tinamaan. Kaya masasabi natin, yung RAC per phase natin is equals to 1.5 multiply by 1/2 multiply by RDC. So, tandaan ha, between terminals, ibig sabihin, dalawa yung tinamaan dun. So, solve muna natin yung RAC per phase. So, 1.5 times 1/2 times 0.08 ohms. So, ito na yung RAC per phase natin. So, 1.5 multiply by, so, 1/2, or pwede mo na yung diretso 0.5, no? Multiply by 0.08. Okay, so 0.06 ohms. So, yan na yung RAC natin per phase, 0.06 ohms. Ngayon, kumuha na tayo ng IL, which is siya na yung IA natin. So, 1,500 kVA all over square root of 3 times 2,300 volts. So, yan ay, so, ito, no, 1,500 kVA all over square root of 3 tapos 2,300 volts is equals to, so, 376.532 amperes. So, store natin yan, no, sa letter C. So, ayan, 376.532. So, 376.532 amperes. So, since meron na tayo niyan, pwede na natin masolve yung efficiency. Mas madali na lang siya. So, percent efficiency is equals to, so, lista-lista lang to, no? Baka kulangin yung sa ilalim natin. Okay, so, 1,500 kVA times 0.8 power factor, yan na yung power output natin. So, 1,500 kVA times 0.8, okay? So, plus, unahin ko muna itong mga constant, no? So, plus 15 kilowatts, okay, na friction and windage loss, plus 35 kilowatts na iron loss, plus stray load loss na 1,500 watts kasi 1.5 kilowatts siya. Plus, yung field loss natin na 70 times 120 volts. Okay, 70 ampere times 120 volts. And last, yung armature power loss natin, which si 3 times 376.532 ampere squared multiply dun sa resistance AC per phase natin, which is 0.06 ohms. Tapos ayan, times mo na lang sa 100%. So, yung percent efficiency natin is equals to, so, ganyan talaga kapag nagsosolve ng efficiency, no? Matrabaho siya. So, 1,500 kVA times 0.8 all over 1,500 kVA times 0.8. Okay? So, plus 15 kilowatts plus 35 kilowatts plus 1,500
plus, so 70 times 120. Okay. And then lastly, plus, so 3, tapos IA squared, tapos RA, 0.06. And then multiply natin sa 100%. So yung efficiency natin is 93.35 or 354%. So 93.354%. So ayan yung sagot natin para sa problem number 1. And then para sa last problem natin. Okay, so a 3-phase 11 kV 5 MVA. So sabihin natin S is 5 MVA times 10 raised to 6 VA. Tapos, ito ay V-line or terminal voltage ng line, which is 11 kV. So, tandaan no, kapag namili ka ng generator or alternator, pag binigyan ka ng voltage rating sa nameplate nun, terminal agad yun, hindi siya generated. Okay? Tapos, meron itong synchronous impedance na 1 plus J10 ohms per phase. So, its excitation is such that the generated line EMF is 14 kV. So, line to line yan, no? So, sabihin natin, EG ng line to line is 14 kV. So, ngayon, itong alternator na to is connected sa infinite busbar. So, determine the maximum output at the given excitation. So, ayan. So, ibig sabihin, 14 kV yung generated EMF natin. If RA is not considered and considered. So, lagay natin dito, ha. Required. So, Pmax. Kung yung RA and no RA. Dalawang condition natin siya isosolve. So, tignan natin kung ano yung magiging sagot. So, solution. So, kung naka-maximum power output tayo, di ba? Ang formula na natin is yung Pmax per phase. So, malamang ang tinatanong dito is yung 3-phase output. So, sabihin na natin yung max per phase muna is yung generated EMF per phase times yung terminal voltage per phase all over XS. So, kung hindi natin kinoconsider yung RA. So, syempre, kung Pmax 3-phase na yan, ang gagawin lang natin, times lang natin sa 3. So, pwede na natin i-diretso, no? Masolve. So, kung hindi natin kinoconsider RA, so kapag kinonsider natin yung RA, yung Pmax natin magiging 3 multiply by, so terminal voltage per phase all over ZS multiply by generated EMF per phase minus yung terminal voltage per phase cosine theta. Bali, ganito siya. So, ngayon, check na natin yung mga parameters natin. So, dito muna tayo sa hindi kinoconsider yung RA. So, meron na tayong line voltage generated. I-divide na lang natin by square root of 3. Walang problema. Tapos, yung terminal natin, i-divide na lang natin by square root of 3. Walang problema. Tapos, synchronous reactance, which is J10 ohms. Okay na. So, okay na to. Diretso na kagad natin masosolve. So, pwedeng natin kunin per phase, pwedeng diretso na 3-phase. So, for this problem, kunin na natin diretso 3-phase. So, 3 times, okay, so bali 14 kV all over square root of 3. So, kapag walang sinabi, no, i-assume natin Y. Pero ito sinabi naman na Y. Yung problem number 1 natin, walang sinabing Y, no, pero in-assume natin na Y yan. So, normal naman yung sa mga 3-phase problem, mapalob ka ng machine, power system, or 3-phase. Pag wala sinabi, ang ina-assume mo is Y. So, yung terminal voltage per phase natin is 11 kV. So, 11 kV. Pero kailangan per phase. So, divided by square root of 3. Tapos, yung synchronous reactance natin is 10 ohms. So, ayan. Ganyan lang. Kuha ka agad yung maximum power output. So, for maximum power output, so 3 multiply by, so 14 kV divided by square root of 3. Okay, tapos multiply by, so 11 kV all over square root of 3. Tapos all over
10 ohms. So, is-equal yan sa, so, 15 megawatt, no? 15.4 megawatt. Or let's say, sabihin natin, 15,400,000 watts. Or 15.4 megawatts. So, yan yung maximum power output niya kapag hindi natin kinonsider si RA. Pero kapag kinonsider natin si RA, mag-iba usapan yan. So, sabihin natin, di ba, yung sa Z pa lang. Ang ZS natin is square root of RA squared plus XS squared. So, square root siya na 1 squared plus 10 squared. So, is equal yan sa square root of, di ba 100 to? 100 plus 1, square root of 101. At tandaan natin, di ba, si cosine theta is si RA all over ZS. So, we can say 1, since 1 ang RA natin, all over square root of 101. So, yan yung power factor natin. So, ngayon, kung gagamitin na natin ito, yung Pmax natin, kapag kinonsider natin si RA, is equals to 3 multiplied by, so 11 kV, all over square root of 3. Tapos, square root of 101. And then, multiply by, so 14 kV, pero kailangan per phase, so divide natin by square root of 3. Minus, so nandito na naman ulit, si 11 kV. Okay? All over square root of 3. Tapos, multiply by, so 1 over square root of 101. So ayan, jumpack yung equation natin. Kapag salpak mo sa calcu, makukuha mo na yung maximum power output. So yung maximum power output natin, kapag kinonsider natin, si RA is equals to, so modify lang natin yung equation kanina. Tanggalin natin ito si 14. Okay. Tapos ilipat natin siya dun sa kabila. So maganda dito, no? Pwedeng i-store mo yung paisa-isa yung mga values. Para pag nag-compute ka, puro letter na lang yung ilalagay mo. So ito, 14 kV divided by square root of 3. Okay. So minus. So 11 kV. All over square root of 3 and then multiply by, so ayan, 1 over square root of 101. Okay, tapos symbol sub grouping lang, so ayan, okay na, so is equals to, so ayan, bali bumaba siya, naka-apekto yung resistance, so 14,125,552.927, so ang haba. So, 14,125,552.927. So, 14 million, okay, 125,552.927 watts. So, yan yung maximum power output mo kapag kinonsider natin yung RA. Or pwede natin masabi siya ay 14.125 megawatts. So, see yung difference kung kasama yung RA, 1 ohm lang yan, oh. Pero ang laki nung binaba. Okay? So, ayan yung mga sagot natin para sa problem number 2. So, dito nagtatapos, no, yung saglit na discussion natin about sa alternator's efficiency at maximum power output. So, yung susunod natin dito sa playlist natin is yung parallel operation naman ng alternator. At pagkatapos, magtatapos siya sa discussion ng salient pole generator. Tapos ayun, bali, more on, okay muna tayo sa AC machines natin. So, later na lang ako siguro mag-upload ulit, no? Para dun sa video playlist ng synchronous motor. So, ayun, sorry to say, no? Bali, mag-focus muna ako dun sa thesis, sana patapos na, no? Okay, pero yung mga video natin sa electrical machines, dire-diretso na yung paglabas niyan hanggang sa induction motor hanggang sa June. So, hope na makatulong sa inyo lahat ng mga video na yan. So, kung nakatulong itong video na to, please share sa mga classmate ninyo, no? At sama-sama tayo magpalakas, no? Ng basic foundations natin sa EE, dito sa EE Lectures at The Lord of Stories Podcast. Bye!